Pagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nakatakdang dumalo sa coronation ni King Charles III si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni dating Foreign Affairs Secretary at ngayon Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Locsin Jr. Gaganapin ang coronation ng hari sa Westminster Abbey sa ika-anim ng Mayo na pangungunahan ni British Archbishop Canterbury, Justin Welby. Ayon sa Buckingham Palace, makasaysayan ang naturang coronation, lalo't maraming world leaders, diplomats at royals ang inaasahang dadalo dito. Ito rin niya ang sasalamin sa kukoronahang hari sa ilalim ng kanilang monarkiya sa makabagong panahon. Dinagdagan pa mga tauhan sa NAIA Terminal 3, lalo't marami na ang bumabiyahe para sa Semana Santa. Pumili tayo ng update doon mula kay Mela Las Moras live. Mela, kamusta ang sitwasyon dyan? Yes, Naomi, tuloy-tuloy nga yung monitoring natin sa sitwasyon dito nga sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City at dito nga sa NAIA Terminal 3, Naomi, no, kung inyong makita ay tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga pasahero dito nga sa paliparan. Para sa mas maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, nagdagdag na nga ng tauhan ang iba't ibang sangay ng pamahalaan dito nga sa mga terminal ng NAIA sa Pasay City. Sakto rin yan dahil simula pa lang kaninang umaga, patuloy nga ang pagdating ng mga pasahero na babiyahe pa uwing probinsya, gayon din ang mga magbabakasyon sa labas ng bansa. Ayon sa mga airline company, pinaigting na nila ang kanilang mga patakaran at manpower at para nga matiyak ang mahusay na serbisyo para sa mga biyahero. Para naman makaiwas sa mga aberya, paalala nila sa mga pasahero ay agahan ang pagpunta sa airport at huwag kalimutan ang kinakailangan requirements tulad ng valid ID at vaccination cards at passport depende sa inyong destinasyon. Manatili rin nakamonitor sa inyong email at messaging apps dahil kung magkakaroon ng pagbabago sa flight, agad itong inaabis so ng mga airline companies. Naomi, sa ngayon nga ano ang pagtataya ng mga otoridad dito sa paliparan sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw ay mas kakapal pa yung mga pasahero rito dahil nga yung iba naghahantay pa para sa holiday lalo na sa Holy Thursday at Good Friday. So sa ngayon mahigpit pa rin yung pagbabantay ng ating mga kinauukulan para sa kaligtasan ng lahat, Naomi. Maraming salamat, Mela Las Moras. Samantala, nagpaalala naman ang pamunuan ng MRT at LRT tungkol sa gagawing maintenance sa mga tren ngayong Semana Santa. Sa abiso ng DOTR, suspendido ang operasyon ng MRT 3, LRT 1 at LRT 2 mula April 6 hanggang April 9 upang bigyang daan ang gagawing maintenance ng mga bagon. Hindi rin muna mag-ooperate ang Philippine National Railway o PNR mula Huwebes Santo hanggang sa Linggo o Pasko ng Pagkabuhay. Normal naman ang magiging operasyon ng mga tren ngayong araw hanggang April 5. Pero mas maaga ang last trip sa ilang istasyon sa Miyerkules. Sa Lunes, April 10, balik na sa regular operating hours ang mga tren. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Roda Hernandez. Daghang salamat, Naomi. Nagkadaya ang mga war materials sama sa M16 rifles, M1 Garand rifle, rifle grenade, rifle handguards, rifle monoscopic, live ammunition, submagazines ang narecover sa mga sundalo at sa engkwentro sa mga tropa sa Joint Task Force Basilan ug Naval Forces Western Mindanao batok sa Abu Sayyaf Group nga nakabase sa Basilan ubos sa pagdumala ni alias Katan ug mga miyembro sa Armed Lawless Group ubos sa liderato ni alias Junga. Nahitabo ang engkwentro niya itong Miyerkules, Marso 29 sa Kauluan Island, Albarca, Basilan Province. Paspasab nga ni Ikya sa mga armadong grupo, bitbitan na samdan nilang mga kaubanan. Isip tabang sa kinaiyahan, gilusad sa usa ka pribadong universidad sa Davao City ang ilang bayong Kerohan Project o ang pag-auhag sa mga Davaoenyo sa paggamit og bayong matag mamalengke inay mga single-use plastic sa mga dagkong cellophane. Sumala sa Ateneo de Davao University Communication Department, tinguha sa proyekto nga ma-regulate dili lang ang paggamit apan lakip na ang paglabay sa mga single-use plastic nga mas dugay madekomposo malata. Plano sab karon sa tulunghaan nga makipagtambayayong sa nagkadayang grupo sa mga kababaihan lakip na sa indigenous people nga posibleng muhimo og bayong nga ilaha sab mabaligya.
Dugay na nga nigula sa nagkadayang pagtuon ang dili mayong epekto sa single-use plastic. Usa ni ana ang pagdungag sa polusyon sa dagat ug suba. Delikado sab kini sa mga hayop sama sa pawikan. Niadtong 2021, gipasa sa Davao City Council ang pag-ban sa single-use plastic apan wala kini hingpit pa natuman. Sanglit padayong ginahimo ang implementing rules and regulation ni ini. But the advocacy is more on focusing on public markets. Mo ka to mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Rodder Hernandez. Balikan ni mo Naomi. Tagang salamat, Rodder Hernandez. Narito naman ang mga balita ang dapat niyong abagan mamaya sa Ulat Bayan. Bilang ng mga biyahero na uuwi ngayong Semana Santa, inaasahang marami pa. Sitwasyon sa mga bus terminal, Paliparan at NLEX, alamin. At ngayong summer, silipin ang mga bagong atraksyon sa Siargao Island na tinugri ang surfing capital ng bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!